Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ha, ngayong araw, June 26, 2024. Meron nga pong nabuong low pressure area as of now at 7 a.m. dito nga po sa eastern section ng Caraga region. Asahan nga natin na posibleng magdala po yan ng mga pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. At nakapaloob naman po yan sa ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan sa may Caraga and Davao region at hanggang dito nga po sa may halos sa buong Mindanao. At yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko, apektado po niya ng Bicol region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At ito naman pong low pressure area na to ay yung po sa ating advanced weather forecast ng European Center. Mababa pa naman sa ngayon ang chance nito na maging isang ganap na bagyo. Posible nga lang po as low pressure area, ito po ay tutungo dito sa mga eastern section ng Visayas sa mga susunod na oras. At dito naman po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alas 10 ng umaga, may mga pag-ulan nga po sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao, maging sa parte ng Bicol region. Asahan natin magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan. Makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Central Luzon at eastern section ng Luzon at maging malaking bahagi ng Mindanao. Ganon din po sa Mindoro provinces, may tsansa po tayo ng isolated rain shower. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, dito mapapansin nga po natin magkakaroon ng mga posibilidad na pag-ulan. Merong moderate rain dito nga sa may Zamboanga Peninsula. At asahan din natin may mga tsansa ng pag-ulan ng halos sa malaking bahagi ng Visayas. May mga pag-ulan pa rin po sa may parte ng Bicol region, Mindoro provinces at sa may parte ng Palawan. Habang Central Luzon naman at Metro Manila ay makulimlim ang kaulapan na may tsansa ng isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mas makakaranas nga po ng maulan dito nga po sa may parte ng Mindanao at dito po sa may parte naman ng Visayas, makulimlim na kaulapan na may kasama nga po yung posibilidad na mga pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila ay magiging makulimlim pa rin ang kaulapan hanggang sa eastern section ng Central Luzon at maging sa may parte ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, yung low pressure area pa rin po ay magpapaulan po yan sa parte ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin sa may Mindanao dahil nga makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. May mga biglaang pagbuhos naman ng mga pag-ulan sa eastern section naman po yan ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pagkilos nitong low pressure area ay nasa eastern section pa rin po yan ng Mindanao. At pagdating nga po ng alas 2 mamayang hapon, ito po ay bahagyang gagalaw paangat nga po dito sa may eastern section ng Surigao. At pagdating nga po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, posible nga po itong malusaw na. At pagdating naman po ng June 27, dito po asahan natin yung ITCC ay makakaapekto pa rin sa ating bansa at ito nga pong easterlies ay apektado rin po yung parte ng Luzon. Pagdating naman po ng June 28, konti lamang po yung mga posibilidad na pag-ulan at pagdating naman po ng June 29, dito po mapapansin natin ng halos sa konti lamang po yung mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng June 30, dito po no, ay muling bahagyang bubugso yung southwest monsoon o yung hanging habagat pero hindi pa naman siya direktang makakaapekto sa ating bansa. Yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone ay posibleng makaapekto po yan sa may parte ng Mindanao.
pagpasok nga po ng July 1, by July 1 nga po, no, ay posibleng maramdaman natin muli itong southwest monsoon. At pagdating naman po ng July 2, dito po magkakaroon na po muli tayo ng mga tsansa ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 3, may mga tsansa pa rin po tayo ng pag-ulan sa may parte ng Luzon, Bicol Region, Palawan, Mindoro Provinces at western section po ng Visayas. Pagdating naman ng July 4, asahan natin may mga posibilidad na malalakas na pag-ulan tayong aasahan dahil nga po yan sa daladala nitong easterlies na makakapal na kaulapan at magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section po yan ng Surigao. Pagdating naman po ng July 5, asahan po natin makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa pagbugso ng southwest monsoon at dito nga po sa may possible low pressure area sa eastern section na po yan ng Visayas. Pero sa ngayon nga po, no, ito po ay mababa pa naman ang tsansa na maging isang bagyo as low pressure area po yan, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at pagdating po ng gabi, no, ng July 5 ay posibleng mas maulan. Pero again, inuulit po natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.